Ito ang bayan ng Kuyo, mayaman sa kasaysayan at mayabong na kultura ng mga Palawenyo. May mahigit 140 nautical miles ang layo mula sa mainland Palawan at aabuti ng mahigit 15 oras na biyahe kung sasakay ng barko mula sa Puerto Princesa City. Sagana sa mga kwento makabuluhan, higit sa lahat, paraiso na lugar na tiyak na hindi mo matatanggihan. Dayunto mo sa munisipyo na mayaman sa kultura at kasaysayan. Ako si Jack Sumaraga, amusta ra? Tabidindo ako sa kang itinerary. Kilala ang munisipyo na ito nang dahil sa kanilang island tourist destinations. Ngunit kung nais bisitahin ang island municipality, ano-ano nga ba ang mga maaaring pasyalan dito? Isa sa mga ipinagmamalaki namin dito sa bayan ng Kuyo ay ang St. Augustine Parish na itinayo pa noong panahon ng mga Kastila. Ang St. Augustine Parish Church ay siyang nagsimula ng Kristyanismo sa lalawigan noong panahon ng mga Kastila. Ang disenyo nito ay nagsilbi rin na proteksyon para sa mga naninirahan sa isla noon. Kamakailan lang ay naging sentro ang simbahan na ito nang buksan ang 400 taon na selebrasyon ng pagdating ng Kristyanismo sa lalawigan ng Palawan. Maliban sa simbahan, patok din dito ang mga lumang bahay na naitayo noon pang 1800. Ang mga disenyo nito ay dahil na sa impluwensya pa rin ng mga Kastila. Isa rin po sa mga atraksyon dito sa aming bayan ay ang mga lumang bahay na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin dito. Hindi pa tayo tapos sa pamamasyal dahil marami pa tayong iikutan dito sa aming bayan. Siyempre, kabilang dyan ang Suba Stone Breakwater. Hindi lang basta cinematic ang feels sa bahaging ito ng Tabunan sa Barangay Suba. Ang mga bato na ito ay sinimula na gawin may ilang taon na ang nakakalipas. Nais ng lokal na pamahalan ng Kuyo na maikunig ang lugar na ito patungo naman sa Bisukay Beach. 10 to 20 minutes ang aabutin kung ito ay lalakarin hanggang dulo. Nakasanayan na rin ng mga Kuyo noon ang umuwi sa kanilang bayan tuwing summer season. Ito rin kasi ang sinasabi na best time to visit the island. Dahil na rin sa maganda ang panahon, iwas hanging amihan na tabagat na nagdudulot ng paglakas ng alon kaya't mahirap ang bumiyahe patungo rito. Sa mga panahon na ito, ay marami ang namamasyal at nagbabakasyon sa isla. Isa pa sa mga atraksyon dito ay ang Mount Aguado, na inaakyat tuwing mahal na araw, lalo na ng mga mananampalataya. Ang bundok na ito ay naghahati sa bayan ng Kuyo at Magsaysay. Alam nyo ba na ang unang 7 istasyon dito ay sakop ng Kuyo, habang ang natitirang istasyon naman ay sakop na ng bayan ng Magsaysay? Siyempre! Pwede ko bang kalimutan ng Kapusan Beach? Kilala ito dahil dito madalas pumupunta ang mga nais mag-kiteboarding. Kung pagod ka na sa pag-iikot, pwede kang mag-unwind sa Kapusan Beach na malapit lang dito sa bayan. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Kuyo, ang isla ay idiniklara na kiteboarding capital of Palawan. Para sa mga turista at mahilig sa kiteboarding, month of December ang best time para bumisita sa island. Dito ay masisilayan ang ganda ng sunset. Madalas din itong pasyalan ng mga local residents. Matamang salamat sa pagtabid sa aking episode na siya. Ako si Jack Sumaraga at ito ang aking itinerary.